Karaniwan sa mga live class or Zoom meetings, kailangan natin bumili ng webcam kapag desktop ang gamit natin. Dahil walang built-in webcam ang ating mga desktop CPU. Dito lang ang ating mga phone or mga laptop na mayroong built-in webcam. Kaya today, titingnan natin ang mga quality nito mga murang webcams na nabibili online. Umpisa na natin. Unahin muna natin buksan itong 480p na USB webcam. Sa box pala niya, imbis na high resolution ang nakasulat, ang nakasulat dito is USB webcam high solution. Bakit kaya high solution ang nakasulat? Well, anyway, buksan na natin siya. Meron siyang user's manual na kasama. Ayan, ito na guys yung ating webcam. Maliit lang siya. Clip type yung ilalim niya guys. Tapos yung connection naman niya is meron siyang USB for webcam connection. Tapos meron siyang 3.5mm jack for microphone. Palagay ko manual focus to guys. Tingnan natin siya mamaya. Kasi parang naiikot yung lens niya para mag-focus ang ating web camera. Ito guys yung quality nating 480p na webcam. Okay na rin siya, mapagtsatsagaan at budget mo yung webcam. Ang ayoko lang dito is automatic naka-zoom siya kahit lagpas isang ruler yung layo mo sa webcam para naka-zoom yung mukha mo na. Manual focus siya, kailangan mo i-rotate yung parang lens niya para mag-focus sa ating webcam. Medyo mahina din yung mic niya. Maganda lang siguro dito kapag merong ring light. Kasi pag wala, madilim masyado. Di pwede yung ilaw sa kwarto, lalo na pag against the light tayo. Sunod naman natin i-unbox itong 720p na webcam. Napaka-plain lang ng box niya, walang masyadong design. And meron siyang user's manual na kasama. Mas malaki yung webcam na to kumpara sa nauna. Adjustable din yung clip niya or stand niya. And USB connection siya. Palagay ko built-in na yung mic niya sa USB. Kapit na natin siya sa ating PC. At naman guys, ang quality nga, 720p na webcam. Wide screen siya guys, pero takot yung times niya, delay pa. At hindi pa kulay yung kuha niya, parang medyo gray. Tingnan natin pag may ring light. Parang ganun pa rin, pangga talaga yung quality niya, kaya hindi ko marirecommend yung ganito class ng webcam, dun tayo sa pangatlo. Next naman sa 1080p naman tayo, i-unbox na natin itong blue box. Medyo maganda yung package niya, tingnan natin siya. Ito lang yung nakita ko sa mga webcam natin na may user's manual na colored. And ito na guys yung item niya. Kamukha niya yung kaninang 720p na webcam. And napansin ko na pagkakaiba niya, dito sa 720p wala siyang kabitan ng tripod. Samantalang dito sa 1080p natin, meron siyang kabitan ng tripod. Na maganda yan lalo na kung gagamitin mo sa streaming ang ating webcam. Kasi madaling ilipat ang location ng ating webcam. I-test na natin ang quality niya, kabitan natin sa ating PC. Ito naman guys yung quality natin pangatlo webcam. Mas maganda na yung quality niya, built-in mic na rin siya. Mas vibrant na yung color niya kumpara sa unang dalawa dahil yung resolution niya 1920x1080p at meron din siyang face recognition. Pero below average pa rin ito guys kasi nakikita nyo naman delay yung pagkaway ko pati magsasalita ako sa feedback ng ating webcam. At i-unbox na natin tong panghuli natin na 1080p din na web camera. May napansin ako dito, iba yung mismong actual na product niya kumpara sa picture na nasa box. Pero para sa akin, para mas maganda yung itsura na nakuha kong actual na item kumpara doon sa picture na nasa box. Clip type or stand din siya, hindi siya katulad ng nauna na may kapitan ng tripod. Yung connection interface niya naman is USB. Ibig sabihin naka-built-in na yung microphone sa ating USB. Kapitan natin siya sa ating PC and i-test na natin ang kanyang quality. And ito na guys yung review natin sa panghuling webcam. Okay na rin siya kahit walang ring light sa harap. Hindi ko nang maganda yung quality niya dahil feeling ko hindi siya 1080p. Siguro nasa around 900p lang ang tunay na resolution nito. Pero mas okay ito dahil hindi na delay yung sounds tsaka yung galaw ko sa feedback ng webcam. And salamat kayo sa panonood. Next time, mga expensive na webcams naman ang ating review.